Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita? WB muli at yun tayo muli nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa News PH. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita. Naku, malaking buluto. Canada, matinding utos. China, pinalayas, diplomat, PBBM, nagulat sa nabalitaan. At yun, i-play na natin kung nalaman ito. Kapapasok-pasok lang po ng balita na to. Ito pong dalawang balita na to ay kapapasok-pasok lang. China at Canada nagigirian po, no? Nagbabawian po sila sa pagpapalayas ng mga diplomat. Grabe po itong nangyari ngayon sa Canada. Binawian po ng China ngayon yung Canada sa pagpapalayas nila, no? Ng kanilang diplomat doon sa Canada. Ngayon naman po, China naman na nagpalayas. China at Canada nagkakainitan po, no? Ito po ay dahilan sa pagpapalayas, ha? Hindi ko pa po ito nababalita, yung pagpapalayas ng Canada dito po sa kanilang sa ano. Teka lang. Kinakailangan sigurado tayo para hindi tayo pabalik-balik. O ito. Nung isang araw, yung diplomat ng China sa Ontario, Canada. Ay Toronto pala, Ottawa. Ottawa, Toronto. Ottawa told the Toronto-based Chinese, yun. Toronto-based Chinese diplomat. Iba-iba ba lugar yung Ottawa at Toronto? Toronto-based Chinese diplomat to leave, escalating tense relations amid concerns about Chinese influence in Canada. Ito kasi, yung paniniwala ng ano, ng isang Canadian na member of parliament na gusto siyang impluensya, ng gusto siyang diktahan nitong mga Chinese diplomat. Kaya pumalag po siya, siguro balita to sa Canada, pinalagan niya yun, pinalayas ng gobyerno ng Canada yung diplomat na to, no? Ngayon, galit na galit syempre yung Chinese kasi nakakahiya po yun eh. Yan ang hindi, yan yung mga gatong sa ating mga senador, di ba? Kamakailan lang gusto nilang palayasin yung Chinese ambassador. Alam nyo, hindi basta-basta magpalayas, no? Pag nagpalayas po kayo ng diplomat o ambassador, matindi po ang dating niya sa international community na mababastusan po yung gobyerno na pinalayas niyo yung diplomat. Kaya po yung panahon na nagsabi, magaling lang talaga si BBM magpayapa na sunog eh. Diba? Isa lang ang sinabi ni BBM doon, loss in translation. Napahimik na issue. Pero ito po sa Canada, tinuluyan nila, pinauwi sa China yung diplomat. Ngayon, pang tit for tat o pang bawi, binawian po agad. Hindi po nakakalipas ang isang araw. Ito naman po, China expelled Canadian diplomat in Shanghai. No? Wala pong ano, pinalayas po. Ang tension po na to, syempre, makakapangyarihang bansa po yan eh. Yan ang hindi na unawa nila, Ontiveros at nung kung sino-sinong nananawagan na palayasin yung mga ambassador, palayasin yung mga diplomat. Ano po yan eh? Yung ganun po ka-importante sa isang makapangyarihang bansa yung prestihyo na binibigay mo, no, sa kanila. Yan ang wala yan sila Ontiveros eh. Kaya pag yan po mga napuesto yung mga yan, mga dilawan, puta kawawa po Pilipinas, hindi marurunong mag-handle yan ng diplomacy. Sa kanila kaya nilang bastusin yung mga premier ng China. Ano po yan? Nakakahiya po, pinapahiyaan nyo yung mga buti na lang hindi nakikinig sa bagay. Bakit naman kayo mag-advise lang naman kayo ng advice ng ganyan eh? Kaya tandaan nyo po, pag itong mga oposisyon na napuesto, kawawa po bansa natin, ma-isolate po tayo. Dahil konting may nasabi po, palayasin ni ambassador niyan. Mabigat po yun. Mabigat po yun para sa, lalo na sa isang mayaman na bansa, palalayasin ka ng Canada at China, halos parehong mayaman yan eh. Imaginin po ninyo kung gaano nakakahiya sa China kung ang Pilipinas ang magpapalayas sa kanilang mga diplomat. Ganon din po yung mga, kung tayo po ang magpapalayas sa mga diplomat ng US, no? Mga may ano na po yan eh, may mga ego po yan na hindi po natin masasakyan kasi nga tayo ay mga munyirap. Oh, yan ang ano eh. Ano pala yung mga dahilan? Ano pala yung dahilan bakit nagpalayasan, no? Konting chika muna tayo rito. Okay.
Ang sabi ng ano, ang sabi ng Canada, we will not tolerate any form of interference. Yan po yung sabi ni Foreign Minister Melanie Jolie. Noong Lunes po, pinalayas nila yung Chinese ambassador diplomat. In response to Canada's unreasonable action, nang sa tingin naman po ng China, ito po ay hindi makatarungan, no? Sinakakahiya po talaga yun, sa totoo lang. Pinapahiya niyo yung bansa. The Canadian consulate in Shanghai to leave China by May 13. So pinalayas din po ng China yung consulate naman sa Shanghai. Okay. In response to the Canadian side's unreasonable provocation, China has adopted corresponding retaliatory measures. So wala na pong palipaliwanag yung China. Yung pagpapalayas na ginawa nila, kasi nangangatwiran pa tong Canada, kaya nila pinalis si yung diplomat na si Xiao Wei, ay dahil sa intelligence report na inaakusahan siya na tinatarget nila yung mga Canadian lawmakers, inaharas nila na yung mga Chinese ay yung mga anti-Chinese lawmakers, yung mga critical dito sa kanilang yung paano nila tinuturing yung mga Uyghur Muslim minority sa China. Ayun, tinatarget po ng Chinese, kaya po nila pinalayas yung kanilang diplomat na si Xiao Wei noong Lunes, at bilang ganti pinalayas naman ng China yung diplomat sa Shanghai. Wala po silang paliwanag. Ang sinabi nila, pinalalayas namin yan kasi in retaliation o bilang pagganti sa unprovoked, sa hindi makatwirang pagpapalayas ng diplomat namin, pinalayas din namin. So winaringan ng China ang Canada na sana wag na maulit, no, na yung nahanda ang Chinese government na gantihan ang lahat ng bansang makikialam sa kanila. Biruin niyo po kung paano po kung tayo yan, no? Paano kung hindi matatag si BBM sa kanyang friends tall enemies to nan? Yung sunod-sunuran lang kung kanino. Wala na tayo. Yari tayo dyan. Hindi naman tayo kasi lakas ng Canada eh. Tsaka yung Canada, ang layo po sa China eh. Tayo, ang lapit-lapit natin eh. Okay, so sana po ipaubaya natin sa presidente yung mga politiko po na madadakdak. Wag na po kayo makialam sa diplomasya. Ang diplomasya sa inyo, awayin yung China eh. Diba? Wag pong ganun. At yun na nga mga kabalita natin, no? Ito ay patungkol nga sa pagpapalayas nga ng Canada nga, ng diplomat nga mga kabalita natin, no? Na pinalayas nga ng Canada yung diplomat nga ng China, na kung saan hindi nga nagustuhan ng China to at talagang rumes back, at pinalayas rin yung diplomat nga ng Canada, na kung saan yan yung sagot o yung ganti nga ng China dito sa Canada, na ang sinasabi nga ng China nagwa-warning nga sa Canada na wag nga ang pakialaman yung kanilang mga syempre hakbang o kanilang mga ginagawa, mga kabalita natin, na kung saan talagang yung tugon ng China at tila ba pinaparating lamang syempre sa mga nagbabalak din na palayasin yung mga kanilang mga diplomat sa mga bansa na hindi nila rin magugustuhan yung pagpapalayas, talagang igagante at gagante ang China. Yan ang kanilang naisiparating at ipabot nga, na ito na nga yung nangyari tungkol nga sa Canada rin, na walang sabi-sabi rin na pinalayas din ang diplomat nga ng Canada dun sa China. At yun nga mga kabalita natin, kayo na lang bahalang magkomento sa ibaba ng nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyong pagsubaybay at patuloy nyong pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat din tayo dito sa News.ph, no? Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.